Sa kasalukuyan, nasa 2.3 million overseas Filipino workers ang nakikipagsapalaran sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 200 bansa at teritoryo. At pagsapit ng Disyembre, tinatayang 150,000 sa kanila ang uuwi ng Pilipinas para makapiling ang kanilang pamilya sa araw ng Pasko at bagong taon. Isa rito si Conrado Roman, na 4 na taon ng OFW. Malaking bagay na makaka-uwi para ma-repress yung pakiramdam mo. Tsaka yung makasama mo sila pag tuwing may okasyon na tulad na Pasko, tsaka New Year. Malaking tulong para sa akin. Ang araw ng pagdating ni Roman, ang mismong birthday celebration din ng kanyang apo. Tulad ng ibang OFW, mas pinili niyang tiisin na lang lagi ang manabik sa yakap ng pamilya kaysa walang maibigay na maayos na kinabukasan bilang ama ng tahanan. Sorry, naging security guard ako ng 2 years sa Manila. After yun, nag-decide ako sa factory din ako. Nag-apply din ako sa factory ng dito sa city ng San Fernando. Nung ako nasa isang kumpanya na nagkayayaan kami ng mga kasama ko sa trabaho na mag-apply. Unang-una sa financial na nakukulang na kita. Kailangan sa pamilya na yung suporta muna. Nagtatrabaho si Roman sa isang food processing company sa United Arab Emirates na pangalawa sa mga bansang may pinakamaraming OFWs kasunod ng Saudi Arabia. Noong 1975 na, noong panahon na yon, meron ng mga ibang Pilipino mga construction companies na nasa Middle East na kinukontrata sila ng mga Arabong bansa na gumawa ng mga infrastructure. Ang naisip ni former Cebu Secretary Blas Opre ay gawin official yung employment program, overseas employment program. At doon nagkumpisa yung mga Filipino businessmen, nagtayo sila ng mga recruitment agencies kasi nakita nila napakalaki yung market sa Middle East for infrastructure. No? Dahil doon sa presyo ng langis na tumataas, no? Nagkakaroon na sila ng ngayon ng inatawag nating development programs. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, sa Middle East may pinakamaraming nakadeploy na OFW at ilan pang bansa sa Asia. Sinundan ito ng Europe at Amerika. Ali, mahirap muna. Kailangan talagang mag-adjust. Wala nang homesick kanya. Pero pinaglalabanan ko yun para sa pamilya ko. Ay, malaking pagkakaiba ng kita dito kaysa abroad. Kaya mas advanced na makapag-abroad ako para masuportang mabuti yung mga pamilya. Nagpo-focus ako sa trabaho at sa yun, unang-una sa pagdarasal mo sa Panginoon. Para gabayan ka sa lahat ng gawain mo araw-araw. Noong unang taon, talagang malaking adjustment ang ano, kasi first time namin na magkahiwalay na. Kasi ilang years na kami kasal, almost 20 years na bago siya nakapag-abroad. Nung kaalis lang niya, nung matutulog na ako, naninibago ako, wala akong katabi. So, yun na lang, ang ginawa lang namin, basta dasal-dasal na ma-overcome namin yung mga pagsubok. Hanggang sa nasanay na kami na magkalayo, pero andun pa rin yung lalong umano yung pagmamahal sa bawat isa, lalong tumitibay. 1980s hanggang 1990s, nagkaroon na rin ng demand para sa service sector abroad na naging oportunidad naman para sa mga Pinay.
isa sa bawat 5 OFWs ay mula sa Calabarzon, na sinundan ng Central Luzon, Metro Manila at Ilocos Region. Taong 2015, nakapagtala ang POEA ng mahigit 5,000 Pinoy na lumilisan kada araw para magtrabaho abroad. Karaniwang rason ng kanilang pag-alis ay kawalan ng trabaho o mababang sahod. Sa mga OFW nagmumula ang pinakamalaking bahagi ng remittances sa bansa. Pinakamataas noong 2018 na pumalo sa $32.2 billion. Katumbas ito ng 9.7% ng gross domestic product at 8.1% ng gross national income ng bansa. Kung wala tayong talagang remittances sa ating mga Pilipino na nagtrabaho sa ibang bansa, matagal nang pinulot sa kangkungan ng Pilipinas dahil yung mga pinapadala nilang dolyar nakakatulong sa economy natin. Bukod kay Roman, OFW rin sa Taiwan ang kanyang panganay. Nakatakda na rin mag-migrate sa Canada ang pamilya ng isa pa niyang anak. Pinapaiwang ko sila na may panahon na kailangan mong talagang lumayo sa pamilya mo na para sa kanila yon. At magtiis para sa kanilang pamilya. Darating din yung panahon na magkakasama kami ulit. Kumbaga, iniisip na yung magiging future ba? Kasi hindi naman habang buhay sa abroad eh. Uuwi at uuwi ka pa rin sa bahay mo, sa pamilya mo. Kala kasi natin, pinukulo lang nilang pera. Pag tumatawag sila, masaya sila. Pero deep inside, gustong-gusto na nilang umuwi. Kasi syempre, yun. Pero yun, mas maganda yung magkakasama. Kung ano man yung plano, ganyan. Doon ako hanggat nga kaya ko pang magtrabaho sa abroad, kailangan magpapatuloy pa rin ako.